Welcome sa tutorial ni Sir Mark. So, for today, gawin natin is maglilinis tayo ng LESF or Learner Enrollment Survey Form. Okay? So, for today, puntahan natin yung ating survey form na from Google. So, from here, meron tayong 5,244. Pero duda kasi ako dito sa number na to. Kalimitan dito na duplicate. So pwedeng ilang beses silang nakapag-register at saka nabilang siya as 5,244. So from that, ang gagawin natin kasi meron tayong report. So ang report natin is here. So, yung report natin, kailangan natin ng male-female, which is makikita rin naman natin sa Google Form, sa graph, sa responses. Pero, sabi ko nga, hindi ako kumbinsido dun sa 5,244. Malamang dyan, may duplicate. No po? And then, iisa-isahin din natin to, yung employment status ng mother, yung father, and then yung sa guardian. So, then yung ito, yung sa D1, yung how does your children go to school, isa-isa natin yan. Lahat yan ay ating ipupulpil. No, lahat na natin yan ipipil upan. So, that, gagawin natin is i-download natin ngayon si Excel na format nitong Google Form. So, ito, pwede nyo pindutin. Then, once na pinindut nyo yan, pag pinindot niyan, yan, rerekta yan dun sa Google Sheet. Sa Google Sheet, pwede kayong pumindot na file and then download Microsoft Excel. Once na download nyo na yan, syempre, pupunta yan dun sa Excel file nyo. So, ako, ito na yung Excel file ko. So, naglagay lang ako dito ng extra isang column for this tutorial purposes na po. Kasi maglalagay tayo ng name. Ayusin natin yung name. Ibe-blurred ko po yung mga ibang mga info about dito sa tutorial na to. So, ngayon, gagawin natin is kukuhain natin yung full name. So, sa full name, ito yung pangalan ko. Ang gagawin natin dito is pagsasama-samahin natin and then gagawin natin i-capital natin lahat sila para po makita po natin kung sino yung ipifilter natin, yung tatanggalin natin. So, ngayon, gagawin ko, i-hide ko muna to para hindi masyado masakit sa mata. Sobrang dami ng variables. So, right click and then hide. So, once na-hide ko na po yan, kita na natin yung pangalan. Yan. So, dito, maglalagay ako ng full name. So, lagay ko muna full name and then dito upper na full name. So, dalawang filter natin para matanggal. First is yung LRN number and then second is yung sa full name niya. So, from here, gawa tayo equals concatenate. Yan. Then, open parenthesis. Punta natin, depende na lang to sa format na gusto nyong mangyari, no? Pero sa akin, gagawin ko is first name, then comma, then after that is maggagawa ako ng space. So, paggawa ng space is quotation mark space, then close quotation mark. Yan. Tama ba ako? Kung quotation mark. Okay, basta ganyan yun. So, comma, and then after that, yung susunod natin is yung middle name. So, kiklik lang natin yung middle name, then after that, comma, then open, then space, then close, then comma, and then pindutin naman natin yung last name, then close parenthesis, then equal. So, ayan, nakuha na natin yung full name. So, ang gagawin natin dito, i-click na natin to pababa. So, double click natin to para
makuha natin hanggang baba yan. Hanggang 5,000 something yan, 222 something ganun, no? And then after that, para mag-uniform po lahat ng mga ginawa natin, kasi may naglagay dyan, all caps, small caps, so gagawin natin uniform, no? Yung pagkakagawa ng pangalan. So, equals, upper, and then, open parenthesis, click natin yung full name, and then, close parenthesis, then, equal. So, yan na, nakuha na natin yung kanyang capital letter na full name. Then after that, click natin yung mismo full name, double click natin dito sa box na maliit na to. Then, kuha na yan hanggang dulo. Okay? Hanggang dulo na po yan. Hanggang 5,224. Then after that, pwede na natin linisin yung ating data. So, paglilinis ng data, punta tayo sa data. Then after that is remove duplicates. So, click. So, ang role kasi ng duplicate, mag-sample muna tayo para malinawan tayo kung ano ba talaga yung ginagawa ni remove duplicate. So, for example, gawa ko na header na no number. So, lalagay on duplicate numbers dito. Yan. Yan, sample yan. Then, i-browse ko lang siya, drag lang ko siya. Then, click ko yung remove duplicates. And then, i-okay ko siya. Tandaan niyo, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 76 ako. Tapos na hit, okay ko. Ito na yung mangyayari sa niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. So, ibig sabihin, hindi na bura lahat, no? Yung may ka-duplicate lang niya, yung binura niya. So, 10 duplicate values are removed and 7 unique values remain. Okay, balik tayo sa tutorial. Natin yan. Makikita nyo sa remove duplicates to. Unselect all nyo na lang. Mag-start tayo, maglinis dun sa full name na ginawa natin na upper. So, click natin yung box na yon, and then, hit, click OK. So, once na-click OK, tingnan nyo po yung dami ng data na magkakaparehong pangalan dun sa ating naging data. So, from 5,200, naging 4,695 na lang. So, yun yung mga basura po dun sa ating data na dapat na makukuha. And then, click OK. So, hindi pa yan. Ipifilter pa natin yan dun naman sa LRN. So, remove duplicates ulit. Then, unselect all. Punta naman tayo dun sa learner LRN niya. So, ano ba yun? Eto, learner reference number. Yan. Once nakinilik mo na yan, kasi bawal, di ba sa LIS, bawal yung may duplicate. So, not sure kung bakit mag-duplicate. O, syempre, malamang, doble yung pagkakalagay niya, no? Ng LRN. So, hit OK ko. After that, meron tayo 170 na duplicate values found. Tapos, yun yung i-remove natin. So, from 5,200 something, meron na lang tayong 4,225 na unique values remaining. So, hit OK. So, once na okay na yan, okay na to yung ating paglilinis na po. So, i-delete ko na yung ginawa ko kanina for yung sa tutorial ko para hindi makasama naman doon sa magiging data natin na i-harvest. So, di-delete ko na po ito. Yan. And then, after that, gumawa po ako dito ng mga table. Itong table na to naka-base doon sa report na gagawin natin. Okay? Sa report na gagawin natin, ang una nating hahanapin is male and female na incoming learners natin. So, kasi dun nga sa ginawa natin na survey form, hindi na po natin makapagkakatiwalaan yon, kasi nga po is, tawag dito, nabago na yung number natin. Kasama pa dito yung basura na info natin or yung duplicate na info natin. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng panibagong data, yung mapagkakatiwalaan nating data na sa tingin natin is tama. So, from here,
gagawa tayo ng male and female. So dun kasi sa abila sa ginawa natin kanina, at sa report walang male and female. So ginawa ko na lang through male and female na rin para pagka hinanapan tayo ng data, may bibigay na po natin lahat, no? So andito na tayo sa table. Ang gagawin natin yung male grade 7 per gender natin, no? And then female na grade 7. So ang gagawin natin sa cell natin, equals tayo. Then after that, type natin yung count if. May S kasi madami tayong i-compare. So for this, ang i-compare natin dun sa ating database is yung grade level niya. So punta tayo sa ating database, then puntahan natin yung grade level niya. So grade level niya, kailangan nag-start tayo dun sa unang-una, which is yung D2. So from D2, hit nyo lang sa keyboard nyo, Control Shift, then down arrow. Yan, makukuha na yan lahat, no? Then gagawin natin dito is gagawin natin, kiklik natin yung F4. Yan, para siya ma-absolute. Then comma. After that, punta naman tayo dun sa ating table. Ang ating i-compare is yung grade 7. So click natin yung grade 7. Yan. Hindi ko siya muna i-absolute kasi i-drop down ko to pababa. So after that, comma. Then punta naman tayo dun sa gender niya, dun sa data bank. Punta tayo dito. Data bank. Dapat dun tayo sa pinakauna. Yan, sa 2. Then hanapin natin naman yung gender niya. So, yung gender niya is ito, sa you. Okay? So, click natin to. Hit Control Shift sa keyboard, then down arrow. And then, absolute natin, press F4. Yan. Then, comma. Then, punta ulit tayo sa table. Ang gagawin natin, dito sa male naman natin siya, i-compare. So, kiklik natin yung male. And then, i-absolute natin siya kasi hindi naman siya gagalaw. Okay? So, click, hit F4. Okay? Then, close parenthesis. Then, enter. So, once na nag-enter na yan, ibababa na lang natin to, drop down na lang natin hanggang grade 12, makikita na natin yung number of grade 7 to 12 na male. Then after that, dito naman tayo sa female. Okay? So sa female, pwede kong gamitin ito, itong formula na to, papunta dito, kaya lang may mga babaguhin tayong mga cell dito. Pero as of now, ang gagawin lang natin, is yung kagaya na ginawa natin sa mail para makita natin kung paano ulit ginagawa yung count ifs. So, count ifs, open parenthesis. Then, puntahan naman natin ulit yung grade level. So, punta tayo sa grade level. Puntahan natin yung grade level. Yan. Then, punta tayo sa pinaka-una. Yan. Then, hit Control Shift sa keyboard, then down, arrow down. Then from here, F4 natin para siya ay maging absolute. Pati ito, dito natin, F4 natin yan. Yan. Then, comma, ang kukompare natin dito, hanapin natin is yung grade 7. So grade 7 ulit, hit natin yung F7. Hindi ko siya ulit absolute kasi ibababa ko ulit siya dito hanggang grade 12. So ikakama ko siya. After comma, punta ulit tayo doon sa gender para maharap naman yung female. Sa data bank tayo, hanapin naman natin yung gender. Okay? So ito yung gender. So lagi niyo tatandaan, doon tayo mag-start sa pinakauna. Okay? So yan. So hit Control Shift, then down arrow. After that, press F4. Okay? Kaya ko ginagawa yung F4 para ma-absolute value po natin ito. Hindi siya gagalaw once na dinarap down natin. Okay? Then, comma.
After that, punta ulit tayo dun sa table natin. Hit naman natin yung i-compare natin na female lang yung kailangan natin. Okay? Ito, sa female, kailangan absolute tayo. Kasi hindi naman siya gagalaw. So, hit F4. Then, close parenthesis. Then, enter. So, yun na siya. So, click ko ulit dito yun sa ginawa natin na grade 7. Then, idadrag ko lang ulit pababa. Yun na siya. Okay? So, after that, total natin. Pagtototal, maraming pa pwedeng gawin dito sa pagtototal, no? So, punta tayo doon sa home. Okay? Yan. So, pag init mo yung autosum, automatic yan. Yun na siya, yung total nitong lahat. So, pagkakinilik mo siya, ito yung nag-highlight sa kanya. Okay? So, ganun din sa kabila. Hit autosum. Ayun din. Magto-total na siya. Then, enter. Ito, ginawa ko na lang to. Amin na naman ako. Binarouse ko to. Sa loob ng parenthesis. And then, ito rin. Ay, mali. Nadagdag siya. Okay. Ito, ganun din. Binarouse ko lang din ito sa senior high. Okay? So, next. So, dito naman sa father's employment status niya, meron tayong full-time, part-time, self-employed, and employed due to ECQ and not working. So, gagawin natin dito, equals din natin ulit, equals, then count ifs, may S, then open parenthesis, puntahan natin ulit yung data doon sa grade level. Pero kung sa ulo nyo na yung ano, yung range nya, pwede nyo hindi gawin to. Tatype nyo na lang, no? So, control shift, down arrow, yan sya, hanggang 4525. Okay? So, dito, 545. Then, F4 ko sya para ma-absolute. Then, comma. Then, compare ko dun sa grade 7. So, higit ko yung grade 7. Hindi ko siya i-absolute yung grade 7 kasi i-drop down ko siya pababa, no? So, comma. After that, ang pupuntahan naman natin is yung father status natin. So, punta tayo doon sa responses. Hanapin natin yung status ng father. Ayan. Ito. Ayan. Ito siya. Pero dapat, hindi tayo dito mag-start. Doon tayo mag-start sa pinaka. O na. Okay, yan siya. So, ang gagawin ko dito, control shift down. Kasi nakita niyo, meron ano, bakante. Pagka kasi may bakante, hanggang 43 lang siya, no? So, i-down ko siya hanggang do sa dulo. Okay? Which is 5, 5, 2, 4, 5. Yan. 4, 5, 2, 5. Okay? So, once na naklik ko na to, i-absolute ko ulit to. Press F4. Then, comma. Punta ulit tayo dun sa ating table. Hit ko tong full time. Then, hit F4 to absolute. Then, close parenthesis. Enter. So, yun na siya. Yung number ng father ng mga grade 7 na may full-time na work. So, hit ko to, then drop down ko to hanggang grade 12. Yan. But siya nag-value. So, meron tayong error. So, ang error natin, first is, makita nyo, nagdadagdag ba siya? A17? Okay. Hindi naman, B14. Ito, A2. Okay, D3. So, D3 nag-start. Dapat D2. Okay, hindi siya naka-absolute. Dapat i-absolute natin to. So, gagawin natin. Delete ulit natin to. Clear content natin. Gagawin natin dito. I-absolute natin to. F4. Okay. So, baka may mali pa tayo. So, absolute na to sa range. Absolute na to sa kabilang range, do sa status, sa grade.
Yung blue natin, grade 7, hindi siya naka-absolute kasi bababa siya. Yung red natin, which is yung full-time, hindi siya naka-absolute siya kasi hindi naman siya gagalaw dapat. So, hit enter. Then, drop down natin siya. Ayan. So, okay na. Meron na tayong number of full-time. So, ang gagawin ko naman para medyo madali, hindi natin gawin palagi yun. No? From here, drag ko to horizontally hanggang dito sa networking. So, magsi-zero-zero talaga yan. Kasi, ia-align pa natin yung formula galing dito. So, from full-time, magiging part-time, magiging self-employed, magiging unemployed, magiging networking. So, from here, nakita nyo, ito, ang kulay nito, ito, itong full-time na to is yung red. So, ito lang yung babaguhin natin, no? So, enter natin to. So, from here, dito kasi, ang address niya is B15. So, dito, magiging C15. So, ang gagawin natin dito, papalitan natin to ng C. Then, hit enter. Ayaw pa rin. So, bakit? Tingnan pa natin kung anong pagkakamali natin. Kasi, ito, nagbago siya. Ito siya. Dapat siya, dito siya, yung blue. So, ano ba yung address ng blue? Tingnan natin. Ito, dapat maging A16. Imbis na, dito, ang nangyari, dito kasi, ito yung blue, A16. Pagdating dito, nag-adjust siya. Kasi nga, mali yung pagkaka-absolute natin. Kasi, pang vertical na position yung dinrap down natin. So, ito, mabaguhin natin. Gagawin natin. From here, ito yung blue, B16. Gagawin natin A16. Yan. Then, hit enter. So, yun na siya. Then, click. Then, drop down natin. Okay? So, next. So, dito, pagkakinilik natin, makikita natin yung pagkakamali dito. Dapat, itong full-time, ito siya. Okay? Then, ito, dito siya, sa grade 7. So, yung pula, full-time, dapat D15. D15. So, gagawin natin is D15. Gagawin natin. Okay? And then, yung blue naman, magiging A16. Okay? Natin, A16. Hit enter. Yan. And then, drag natin, pababa. Okay na. So, sa unemployed naman, ganun din ang gagawin natin. Dapat, yung pula, nandito siya sa E15. Yung blue naman, nasa A16. So, gagawin natin A16 na to. A16. Then, after that, yung red naman, gagawin natin E15. Yan. Then, hit enter. Yan. And then, drop down, pababa. Okay? So, sa networking naman, ganun din ang gagawin natin. Ia-align natin yung blue tsaka yung red. So, yung blue dapat nasa A16. So, babaguhin natin to, gagawin natin A16. Yung red naman, gagawin natin sa F15. So, 15 na to, babaguhin ko na lang yung F. Yan. And then, tapos sa dulo ng parenthesis, hit enter. And then after that, click mo yan, drag mo, pababa. Okay? So, kunin natin total, ganun ulit sa pagkuha ng total, auto sum lang. Hit auto sum, okay na yan. Then, enter. Then, pwede mo na rin siyang i-drag papunta dito sa dulo. So, makikita nyo na yung total ng bawat isa. Yan, kaya check pa natin, okay? So, tama naman siya. So, dito naman tayo sa Guardian. Ang kailangan natin mahanap is yung full-time, part-time ulit, kagaya nung nasa mother and father. Pero, kasi, hindi kailangan dun sa
report yung about dun sa mother and father kasi ginawa na natin dito. So, sa report kasi, ang kailangan lang natin is other than father and mother. So, dun sa pamimilihan natin sa drop-down sa survey form, ang choices lang is yun, tatlo lang ito, si grandmother, si elder, si uncle, auntie. So, gagawin natin, since nandito na rin naman si mother and father, pwede natin siyang gawin. Pero doon sa paglalagay sa form, hindi na po sa report, hindi na po siya kasama. For tutorial purposes lang po natin siya gagawin. So equals, then after that is count if, then open parenthesis, and then after that punta tayo doon sa response. Okay, so break tayo dun sa umpisa. Sa guardian, ang kailangan natin malaman is yung relationship, diba ito? So click natin to, then control shift down arrow hanggang makapunta tayo dun sa pinaka baba, which is yung 4200 something. Okay. May shortcut naman dito, pero for tutorial purposes ulit, ito, gawin natin ng step by step. May sumobra. Okay, hanggang 4525. So, bukod sa nandun na tayo, press natin yung F4. Ayan. Then, comma. Punta tayo sa table. Ang kailangan natin ma-compare dito is yung mother, father. Ito. Yan. Then, comma. Gawin na, hindi ko siya i-absolute kasi bababa yan once na din-drop down natin mamaya. So, comma. Then, after that, punta ulit tayo dun sa responses natin. Ang hahanapin naman natin dito is kung full-time or part-time. So, from here, Control-Shift-Down. And then F4 to absolute, then comma, pumunta ulit tayo din sa table natin, ang kiklik naman natin is yung full time. Yan, absolute ko ulit to, press F4, then close parenthesis, enter. So yan na yun, number of father na may full time na work. And then, click natin, drag natin pababa. So, yan siya. And after that, dito naman tayo sa kabila. Kagaya rin yung ginawa natin kanina. Yan. And then, after dito, i-align ulit natin yung formula. So, dito kasi hindi naka-align. Okay? So, ang gagawin natin dito, imbis na 839, ang mangyayari dito, magiging B39 magiging A39. Yan. And then yung red na full time, gagawin natin C38. Okay? Then hit enter. Then drag ulit natin pababa. Yan siya. And dito, align ulit natin yung formula. So, yung blue,
gawin natin A39. Yan. Then yung red gagawin natin D38. Enter. Then drag ulit pababa. Siya. Then dito ganun din. So gagawin lang natin 'yan, ia-align lang natin isa-isa. So A, then dito is magiging E. Yan. Yan. Dito din not working. Okay, magiging A to, itong blue. And then sa red magiging F. Okay. Then drag natin pababa. Yan siya. So sa uncle and auntie, walang choices. So ito yung isang naging problema natin dito sa uncle and auntie. Pansin nyo yung spelling nito. Unti. Dun sa ano, response natin is anti, yan, may A. Kaya hindi siya nagbilang. So, lalagyan natin to ng A. Yan. Ayun. So, okay na. So, lagi niyong tatandaan, importante yon. Bawat isang word nan is sensitive. Okay. So, siguro dito ko na lang tatapusin to, no? And yung other na ano natin na sa report, hindi ko, alam niyo na siguro kung paano gawin to kasi ganun lang din naman, paulit-ulit lang, no? Hope natutunan kayo sa tutorial ko. Salamat sa pagtambay at pagsama sa akin sa paglinis ng data namin. Siya sa inyo rin. Linisin niyo na din yung sa inyo para sa mga report na mangyayari. Kasi ito, diretso na to, pwede na itong gawa ng graph. So, yung kagaya ng nakikita natin dun sa ano, sa Google Form, na may graph, pwede natin gawin dito. Pwede kang maggawa ng graph using this table. Hope marami kayo natutunan. Salamat. Hanggang sa susunod na pagtambay ulit at panonood, pagtiyagang panonood. Salamat sa 577 na subscriber ko. Sana po mag-subscribe pa po kayo. Please like, share, and subscribe doon sa mga ICT coordinator natin dyan sa buong Pilipinas. Sana po nakatulong ito. And shoutout po pala doon sa Teachers Who Loves Computer. Join po kayo doon sa ano namin, sa group namin doon. At marami rin po doon mga content creator. Salamat po, hanggang sa susunod. Rolling down the street like a bird in the wind. What the hell are you? Welcome to channel, Sir Mark. Oh!